Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, naroon na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa tinatawag po ng iba na pag-rest back ni Main Mendoza agad-agad matapos pong mag-post ng kanyang social media managers sa kanyang Instagram. 6 minutes ago pa lamang po ang nakakalipas. Kumuha agad po si Main ng post, no? Ng isang ADN at in-exemplify lang naman niya, hinighlight lang naman niya sa kanyang mga sinabi doon na doon lang tayo sa makatotohanan. Napakaraming nag-react dito dahil masasense mo talaga na sa tuwing hindi gusto ni Menggay ang mga nangyayari, may mga paganito siyang pahaging, ano? Mamaya idedetalye natin ang mga bagay na yan. At ano nga naman kaya ang say ng mga OSFs, no? Na ito sa pagkakamising in action ni Alden Richards kahapon ng umaga sa hindi nito pagsabay sa almusal sa kanyang mga kasamahan sa taping. Sa isang naiisip po talaga, no, na dahilan dito kung bakit walang kaabog-abog na si Alden ay napalabas ng taping ng wala sa oras. Yan po yung kanilang mga katanungan. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw ng Linggo. Sabi nga ni Alden, Sunday is family day. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. No? Lagi po ninyong tatandaan, nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden tulad po ninyo na wala rin pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga nanood ang mga video updates natin, pero hindi ka naman ako subscribe, nako na pang hinihintay mo. I-click mo na yung subscribe button dyan sa baba ng screen mo para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at hindi yung lipas ng pangyayari kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Carmi Reyes. Ang sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, thanks for the update. Miss ko na mag-comment but I'm still watching your vlogs even at late night. My point of view, bakit po ba ayaw nilang tigilan si Alden at May? At bakit gigil na gigil sila sa mag-couple? Ano ba ang nagawang nilang kasalanan even outside their network, nakikisawsaw sa mga sarsuela? Hindi po ba pwedeng they give them respect for this couple? Na wala naman po silang inagrabyado na tao. Nag-work lang naman sila for their family. Ang showbiz nga naman talaga, kung saan may pera, doon sila kahit na makakasira sila ng tao. They make money even in dirty ways. For me, I fully trust for this couple. Thanks again, Mr. Pinas. Happy weekend and be safe always." Thank you so much, Miss Carmi Reyes. In the world of showbiz, wala po talaga sa vocabulary nila ang salitang respeto. As long as maganda po ang pasok ng pera sa kanila, wala na pong pag-uusapan pa kahit na binabalahura na nila ang pagkatao ni Menggay o ni Tisoy. Sa panahon po ngayon, wala tayong ibang dapat pagkatiwalaan. Tama po yung sinabi ninyo. Tanging si Main at Alden lamang ang dapat nating pagkatiwalaan no matter what. Maraming salamat po. Hoping na safe po kayo lagi dyan and regards po sa family. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Becca G. Ang sabi niya rito, ang mga taga-Bulaga, host or staff, ay sunod-sunuran sa management. Siyempre, alang namang hindi, trabaho nila ang nakataya. Malaki din ang input ni Tandang VS. So kung si M. Tubiera ang mag-utos kahit mali, gagawing tama pa rin. And my friend, that is called authority. Kaya ang fans ay walang magawa, ano? At regarding sa edited pictures ni Main and so many edited pictures they mix, no, para masabi na totoo. Tungkol naman sa kissing cousin issue, I had doubts too. Somebody said it's a cover up to protect the privacy of Aldab. Front nila daw si Cousin.
Para ma-divert ang issue, bakit naman nahahayaan na masira din ang pagkatao ni Cassim? So, sa hindi pag-amin ni Alden sa relationship status issue, ay may dalawang tao, Maine and April, and casualties, no? Ang sabi nga ay to protect their privacy, maintain his stardom status and career at all costs. So there you go. This is my analysis for the whole issues. In my opinion, it is a lame excuse. I got your point, Miss Becca G. Well, tama naman talaga. Sa panahon ngayon, kaya nga naglilipatan ang mga taga kabilang istasyon sa GMA dahil wala na silang trabaho. Kaya nga nagsipagtakbo ang mga artista sa politika. Na wala na rin po kasi silang pagkukunan ng pera, di ba? Kaya nga ang mga political rally na sumusuporta po, no, sa pagbabalik ng prangkisa ng ABS-CBN, present po ang mga artista ng mga taga ABS-CBN. To make it short, tama po kayo na kahit mali ang ipagawa, no, eh talagang gagawin alang-alang sa trabaho at pera. Pero alam niyo yun, ano, pera po kasi talaga ang Panginoon nila. Thank you po sa pang-real talk and God bless you po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Ms. Regina Christy Limpo. Sabi niya rito, Mr. Pinas, we know from the past, if Alden is missing an action in his shoot, he is with Maine, his wife. What do we expect? He has to be with her even if just for breakfast. For Alden himself, he compared Maine to his watch, saying he can't let a day pass without it. Meaning he can't let a day pass without Maine, and this was still in their courtship days. What more now that they are husband and wife? That explains his frequent missing in action when in a lock-in shoot. He can't live without Maine. He often said that from the beginning, he doesn't know how to live without Maine in his life. Those are some of the things that keeps me strong. I know they need each other to live. I don't know if you believe in psychics, no? But I do. Remember what they said, Alden is much more in love with Maine that she is his life. But at this, became to this, and so may I change this too? They are so much in love with each other that they can't live without the other one. Thanks and God bless you, sir. Exactly the point, Ms. Regina Christy Limpo. Missing in action of Alden Richards started during the World Between Us taping. Tapos malaman-laman ng mga netizens, ano, eh, lilimang minuto lang naman pala ang pagitan, ano, ng lugar ni Maine Mendoza sa venue nila Alden. Kaya naman kahit hindi mo na isoko, alam mo nang nangyayari tuwing missing in action si Alden, diba? But of course, marami pa rin pong nagde-deny sa pangunguna ng mga one-sided fans ni Maine at saka ni Alden. Mamaya po, idedetalye natin ang iba pang palusot na ginagawa po nila patungkol sa bagay na ito. Salamat po sa comments and stay healthy po. No. At ito na nga, ang daming umalma at nagbigay ng samot-saring komento kung bakit panandali ang nawala si Alden sa kanilang taping. Umagang-umaga at pagbalik nga nito ay may Starbucks na. Ika nga ng mga one-sided fans, ano? Alam naman daw nating lahat na si Alden ay mahilig sa Starbucks, kaya naman lumalabas lang ito para bumili. Sa ganang amin naman po, no, eh kung bibili lang naman si Alden ng kape, pwede naman niya itong iutos, di ba? At bakit kailangan pa niyang magsasakyan palabas kung malapit lang? At si Alden lang ba ang mahilig sa Starbucks? Meron din pong mga one-sided fans ang nagsasabi na nasaan daw ang larawan. Ang sa amin naman po, kung ayaw ngang magpakita, papaano mo pa makukunan ng larawan? Diba? All in all po, sabi nga nila, kahit ano pang mangyari, kung ang isipan ng mga yan ay huwag madikit si Alden at Maine sa isa't isa, walang perpektong paliwanag ang makakapagpalinaw ng kanilang mga isipan. Okay? At para naman sa sentro ng ating mga updates, 6 minutes ago, matapos pong mag-post ng social media manager ni Menggay sa kanyang Instagram account na public, ano? Agad na romes box si Maine sa kanyang Twitter. Nag-retweet lang po siya ng isang post ng Alden account, ano? At hinighlight po niya. At nito pong si Menggay ang mga salitang doon lang tayo sa makatotohanan. Ang daming nag-react sa pangyayaring ito. Ika nga ng mga netizens, sa tuwing may hindi nagugustuhan si Maine na ginagawa sa kanyang mga public accounts.
gumagawa siya ng paraan upang sa maliit na pahaging ay maitama niya ang mga ginagawa nila sa kanyang mga accounts, no? At ganyan bumanat si Menggay. Simple lang pero talagang dadamdamin mo. Marami pang mangyayari at mag-uusap-usap ulit tayo maya-maya lamang. May kinoconfirm lang po kami at binavalidate pang impormasyon. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon.